Okay, so Ma'am Hazel, ayan, tanong namin, no? Paano mo, ano yung ginamit mong pang-join, pambayad mo sa broadband, ma'am? Actually, nalatagan. ah, okay. Actually, Sir Rani, hindi po ako na-presentan. Ayan, hindi ko po alam kung anong negosyo, alam ko lang crowd one, hindi ko po alam kung anong produkto. So I have no idea. So ang naging labanan lang po namin is tiwala. So yung taong nag-invite sa akin dito sa crowd one, isa siya sa sobrang pinagkakatiwalaan ko na tao. Para ko siyang tinatawag na kuya. So alam ko kung gaano siya paano siya trumabaho sa negosyo. So sabi ko, kung itong taong to, bibit-bitin niya ako dito sa negosyo na to, I don't need to see the whole picture. Ang kailangan ko lang is kasama ko itong taong to na pinagkakatiwalaan ko. Then I'm okay with that. So, hindi niya na-present, hindi ako na-presentan actually. So after that, syempre, pandemic na nun eh. Kakatapos ko lang ma-bedridden from my lupus. So bagsak talaga yung finances that time. So, baon ako sa utang. So, sabi ko, patay, paano tayo mag-join? That time, nung nag-join ako, 6,000 pa lang yata noon. So, medyo mura pa noon. Or medyo hindi pa nagtaas. So, sabi ko, paano yung 6,000? So, nangutang or pinautang ako. Nangutang ako ng pang-join ko. Eh, siguro dahil itong taong to, alam niya naman na ako kasi yung tao na pag pinasok ko, I give my best. So, i-exhaust ko lahat ng means just to get something out of kung ano man yung pinasokan kong negosyo. So, nag-hit ako ng fear of loss bonus. Tapos yun, excuse me, nabalik ko yung hiniram ko sa kanya. So, basically, marami dito sa mga nakikinig natin na they have that 6,600 or 6,500 na para pag-join or naka-join na sila. Pero they are not actually giving, you know, importance din sa negosyo nila. Well, in fact, there are a lot of people like me na talagang kailangan pang gawa ng paraan just to join the negosyo. Sometimes kasi we have to just be grateful. We have to hear certain stories like this na, ay, shucks, siya pala ganyan, pinaghirapan pa niya bago siya maka-join. And other members, di ba? So other members, madali lang mag-join sa kanila kasi meron silang ganun. So ako that time, wala po akong ganun. Hiniram ko lang siya. Ayun, Sir Rani. Okay, so ganun pala. No? Ginawan talaga ng paraan. No? Paggawa ng paraan, ay siyempre nang hiram kasi wala pa available. So ganun po, guys. No? Sa lahat pong mga dito, nakikinig sa atin, ay iba't iba po tayo yung pinanggalingan. No? Mga source natin ay hindi natin alam po. Nga, no? Pinapangutang ni ma'am or ang iba dito, mayroon na kaagad ang iba din libre, no? Pero tandaan natin na iba ang work attitude sa mga networkers, sa mga negosyante na talagang pinaghirapan, tama ma'am, no? Pinaghirapan ang pamumuhay. Iba ang work attitude sa mga libre. Yes, tama po. Iba ang work attitude sa pagka hindi mo siya talaga pinaghirapan. Kaya bless tayo kapatid na mayroon isang kapatid na nag-share sa atin na yun po yung ginawa niya. Kaya ang kapansin niyo naman guys na consistent po si Ma'am Hazel na nandiyan kasi yung kanyang pinapuhunan dito ay hindi po pinulot sa daan. Yun po ay pinangutang at yung kumita na ibinalik niya at talagang pinaghirapan. Yes. Palakpakan mo na natin si Ma'am Hazel. Yes, tama yun. Kasi ako, Sir Rani, I actually believe na if we want to be successful in our life, kailangan matuto tayong magbayad ng utang para magaan yung blessing. Yun. May natatamaan o may tama talaga? Nasaksak ba? Kasi yun, maraming mga alam mo yung upline ko? Yung upline ko? Mga nasa million na higit kasi director siya eh. Nagpapaluwal siya, Manager 1. Hindi ko na masyado maalala, Sir Rani. Manager 1, siguro mga
Kasi last year ako nag-manager too. Sila yung mga, siguro mga less than 1 year. Sir Rani, mga siguro, mga 6 months siguro, Sir Rani, mga ganon. 6 months or 8 months, mga ganon po. Kasi dito may na-interview tayo na may 3 months lang, weeks lang ano, 1 week. So, depende po sa, depende po sa chance. Kasi, yan po yun ay depende sa chance talaga din. Dahil sa may upline ka na nagbabagsak na mga downline, mga ganyan kasi. So, yun guys, natandaan natin na ang ating ginagalawang business ay hindi man siya ganun kahirap, hindi man siya ganun kabilis, pero pag nagawa mo talaga siya worth it, pag na-build natin, worth it talaga siya. Yan, kagaya ni Ma'am Isel, no? Na it takes 1 year, no? Less than 1 year bago niya nakuha yung manager. So, I believe naman na hindi naman narating ang manager kung hindi siya naman. So, lahat po yan tinatrabaho at saka may proseso. So, yung process na yan, ay minsan na nagutom ka ba, ma'am, na po yan napagod sa ginagawa ko. Actually, Sir Rani, if they can visit my YouTube after this one, I have a video there when I hit my first million. Talaga makita nila doon, umiiyak ako. Yung mga, kasi they always see me as positive and happy and jolly. But behind that, di ba, behind that sweet success, nandun yung mga iyakan ko talaga puyat na ang daming pinagdaanan. Kasi some other people, they think getting a manager rank, getting your first million is parang ang dali lang. Hindi naman sinabing mahirap. Parang isang snap of a finger, nakuha na. Kasi you always see the glitz and glamour of the rank or the success eh. But behind that, yung mga tipong, it's a love and hate relationship eh. Yung tipong mga iyakan moments na gusto mo na mag-quit, tinatanong mo yung sarili mo, bakit ka ba nandito, bakit mo ba ito ginagawa, bakit mo ba still ginagawa, ba? Diba? So, maraming mga ganon. Ayan, so, marami din mga sacrifices na ginawa, na gutom, na puyat, nalipasan ng gutom. Share ko lang, Sir Rani, because of doing, because of being focused on the negosyo, I actually eat on a paper plate. Kasi I don't want to waste my time washing the plates. I want to use that time instead to talk to people. Ayan, so, naka-paper plate po ako ngayon. So, I want to save time kasi na I want my time to be solely focused muna at the moment sa negosyo. Kasi, after quite some time, yung mga sinacrifice naman nating panahon or hindi natin nagawa. Pag president ka na, director, you can do that. You can eat wherever you want. You can eat in a kahit 10 plato pa yan, you can eat. Di ba? So, you can do so. So, sacrifice muna po tayo. Okay, so, yun nga, no? Maraming tao na yung sumali kasi excited yung nag-invite at saka yung may pera naman din, no? Mga ganyan. Pero, pagdating sa katawan or trabaho yun, hindi nila nagawa kasi unang-una, hindi nila naintindihan talaga. Kasi definitely naman, lahat ng ginagawa ang business, lahat ng mga nagtagumpay ay naintindihan nila yung ginagawa nila. Yeah. Yung mga taong sumuko, yung mga taong umayaw, ay yun yung mga taong hindi nila pinapriorityan. Yeah. Yun yung totoo. Tama so, po. So, ibig sabihin ma'am, dalawa yung ating i-consider dito. Mamimili lang tayo kung nakatutok pa ba sa pangarap or nakatutok pa sa proseso. Yes. Kung nakatutok sa proseso, nasaktan, dyan, na-reject, umayaw. Bakit umayaw? Kasi nakatotok siya doon sa proseso. Dapat nakatotok ka sa pangarap. Kasi kung mayroong rejection, sa pangarap din nakatotok. So, malamang sa malamang, dire-diretso ka at makuha natin yung success. Yes. Tama yan, Sir Rani. And if I may add to that, one of the reason why most people fail on whatever things they want, it's because they actually sacrifice what they want at the moment dun sa gusto nila long term. So, mas pinipili nila yung, ay, gusto ko muna itong maging comfortable muna ngayon kesa dun sa goal nila na long term. So, nasa-sacrifice yung better future. So, ngayon, ang gawin natin, isacrifice mo muna yung mga gusto mo ngayon. Gusto kong pumarty, gusto kong matulog lang, gusto kong gawin ito. Sacrifice muna that one. Diba? For a long-term goal. Kasi at the end of the day, pag na-hit mo yung director and your president here,
kahit saan ka magbakasyon, okay lang. And the best thing about that, you have money to do so that you can help a lot of people. Kasi tanggapin na natin, if may humihingi sa'yo ng tulong when it comes to bills and kung ano man pagbayad ng kuryente, kung ikaw mismo hindi ka financially stable, kung mismo wala ka pambayad ng kuryente and tubig, paano ka makakatulong financially? Diba? So let us use our income here and our success here para maging daluyan ng pagpapala to other people. If ikaw yung isang tao na you want to help other people, this is the right opportunity for you. So, ma'am, may tanong po ako. Paano ka nagpapalaki ng grupo? Ano po yung tips or, sige, ginagawa mo kada araw, kada oras? Okay, kasi nag-aim tayo ng lumaki ang grupo natin at yung ating kitain sa product. So, ano po yung pwede na yung nilang marinig, pwede namin marinig para magaya namin no? Yung strategy mo. Paano ka nagpapalaki ng grupo? Okay po. Paano ko nagpapalaki ng grupo? So, basically, when you want growth, technically, it always should start within you. Kasi ang ginagawa ko, gusto ko maka-attract ng ganitong leader, masipag, seryoso, palaban. So, ang ginagawa ko, dapat ako muna ganun. Kasi when you are already that person na palaban, agila na tinatawag natin, ito na yung alas ko, madali na lang silang lalapit sa'yo. Remember, yung mga alas or mga agila, hindi yan nag-hangout dun sa mga nakaupo lang sa sofa, nanonood ng TV. Diba? Tama, diba? So, if you want na makabuild ka ng malaking grupo, you have to start within yourself muna. Sabi nga nila, step one in getting success in whatever things you want is you have to change your mindset. Diba? Pag nabago mo na yung laman nito, susunod na yan. Diba? Kaya napaka-importante ng mga training natin. Kasi ang inaayos natin doon, kahit paulit-ulit yung training, it's within this one. So, baguhin mo muna yung sarili mo. Kailangan ikaw mismo masipag ka. Pangalawa, ikaw mismo dapat palaban ka. Number three, kailangan resilient ka. Ano ba yung resiliency? Pag may nag-reject sa'yo, hindi mo pa nakuha yung goal mo, ikaw ba yung magsusoak down, madedepress, or you still gonna bounce back? Ay, this is part of the process. I have to go back kahit anumang how much the pain I have encountered, diba? So, and the next thing is, numbers game pa rin. If you want to grow your team, kailangan marami kang kinakausap. Kasi sa mother people, kumakausap lang sila ng paisa-isa, once a week pa. Ay, nako, paano tayo mag-grow dyan? So, kailangan maramihan. Kasi parang, the more na marami kang kinakausap na tao, the more na mas marami din yung chance mo na, how do you call this one, na mahanap mo yung tamang tao. Kasi, this negosyo is like you have a deck of cards eh. Ilan ba yung mga alas sa deck of cards? Only 4, alam ko, if I'm not mistaken. So, hindi ako nagka-card. So, out of that, ilan ba yung kailangan mong daanan bago mo mahanap yung 4? Diba? So, if you stop on prospecting on your 4th or 10th people, hindi mo makukuha yung alas mo. So, you have to be consistent. Kasi parang, ako hindi naman ako talaga magaling po eh. Pero I always show up. Yun siguro yung one trait na nakatulong sa negosyo ko. Kahit ano yung pinagdadaanan ko, I always show up. I always show up. Hindi ako magaling, but I always show up. Nasagot ko mo ba, Sir Rani? Tayo kasi ay wala tayong oras na pinaranggas. Ibig sabihin, kada umaga, crowd one, parang lahat crowd one na crowd, kasi nga seryoso tayo. Ginamit ang oras, lahat ng oras, no, yung bakante, yung extra time, ginamit natin patungkol sa business. Kaya nag-level up po tayo. Yeah. So, ulit-ulitin ko guys, no, ang asenso sa buhay ay nakadepende kung paano gagamitin ang oras. Maraming tao ngayon naghahabol na sila kasi naiwanan, no? Napag-iwanan, no? So, hindi
alam yung paggamit ng oras. So, ayan pa lang kapatid, no? Dapat gamitin natin yung oras sa tamang paggamit para ikayayaman mo at ikakaasenso ng bawat pamilya, no? Okay, so, Ma'am Hazel, since nalulaki na grupo mo, may na-encounter ka ba na mga matitigas na downline na sinmood na hindi nagre-reply, kumikita na lang sila, aawain ka pa? Paano mo siya, dalawa, at paano mo siya pinamanin? So, dalawa yung tanong. Ayan. So, thank you so much for that, Sir Rani. Actually, maraming leaders ang makaka-relate sa tanong na yan. So, marami iba't ibang klase na napasmile si Sir Rani. For sure, meron din siyang na-experience. Actually, iba't ibang klase yung tao yung makakaharap natin dito sa negosyo. Merong madaling turuan, medyo challenging, merong matigas ang ulo, merong hindi nakikinig. Ako kasi, My goal is for them to understand kung ano yung pinasok nila. Okay? At the end of the day, kung magmamatigas sila ng ulo, or let's say hindi sila makikinig, or they don't want to follow the process, nasa sa kanila na yon. Kasi, ang di ba sometimes we have guilt, mga ganyan, but hindi siya gumagalaw, ganyan. Ang inaano ko lang, ang lagi ko lang iniisip, as long as I have given my everything to you, kinoaching kita, tinuruan kita, kinulit kita, and everything, and then, hindi mo pa rin ako sinasagot, hindi ka pa rin cooperative. Ang lagi kong sinasabi sa kanila is, if you want this one, this is the process. Kasi, I give them tough love, Sir Rani. I will not sugarcoat what I want to say para ma-improve mo yung negosyo na mo. I will not sugarcoat. Sabi kong ginaganyan sa kanya, masasaktan ka sa sinasabi ko, but then, this is the thing that we have to follow for you to get this. If then, hindi nila gustong daanan yung proseso na yon, hindi sila open for adjustment and change, then I will move to the next one. Ang tawag dito is Pareto Principle. It's the 80-20%. You focus your 80% energy on those 20% who are active and who are willing. Kasi sometimes, I'm sure, ako din, galing din ako sa ganito eh. We focus our energy on the ayaw naman gumawa, ayaw mag-invite, puro nega, puro complaints. Hindi tuloy natin nabibigyan ng oras yung mga humahataw, yung mga positive na tao. Napapabayaan tuloy yung mga gustong humataw. So, I've learned that the hard way. Now, we have to divert our energy and our effort dun sa mga willing. Kasi parang, paano mo bibit-bitin yung cross ng ibang tao kung yung sila mismo ayaw nila maglakad? Di ba? Parang even God, isa lang ang binitbit niyang cross. Hindi niya naman binitbit yung cross ng other kasama niya. We can only carry one. Diba? If they don't want to carry their cross, then we can't do anything. As long as we have given our best, binigay mo yung training, araw-araw naman may webinar, then we focus to the next one. Move on to the next one. Antayin mo na lang kasi there's always a perfect timing. Antayin mo na lang magising yan kasi ako 8 months bago ako nagising eh. So, antayin mo. Update na muna. So, focus ka lang sa mga positive. Para nakabalik yung ano, huwag niyong i-add yung isang maingay. Okay, so yun guys, no, narinig natin yung partial na mga sharing moment ng Hazel. Talaga namang nag-build siya, ayan, dumaan siya sa proseso, nagutom din siya, napagod din siya, at saka sabi nga, diba, nagre-remind siya na bayaran din yung mga backlog dyan, mga pending. Yan, para i-place the best. Then, ano pang sabi ni Hazel, may mga matitigas din ng ulo, ng downlines, hindi mo mawala talaga yan kasi normal po yan. No? Kung wala kang downline na hindi po matigas ang ulo, magtaka ka na kasi abnormal po yan. Ang normal, mayroong against minsan sa ginagawa natin at minsan talagang mag-negative sila. No? Lalo na sa mga yun, talagang naka-design sila para palagpasan mo at magiging tamang tao tayo. Kasi si Lord naman ay I believe na binibigyan tayo ng challenges. Ma'am, no? Binibigyan tayo ng challenges na kailangan maharap mo tong matigas na ulo na downline mo para pag naglagpasan mo to, pwede ka na mag-share, pwede ka na mag-training sa iba kasi by experience. Yes. So, sinadya pala yun para maka-experience ka. Yes. Kaya po din sila na natuluyang nalubat, no? Talaga nag-quit. Kasi lagi sila nakikinig ng mga negative, no? Yung hinahambing nila na kagaya ito noon, ganun pa rin, pare-pareho lang yan.
nga ang challenge dito, huwag tayo makikinig sa mga negative, no? Mga taong nagsasalita ng ganito, ganyan na hindi ikakalago ng business mo. Kasi tandaan mo to, ha? Kung ano yung naririnig mo araw-araw, ano yung negative naririnig mo, yan yung maging ikaw. Kaya please lang huwag kang makinig sa negative, kasi pagdating ng panahon, ikaw negative rin. Yes, tama. So, if I may add to that sharing, Sir Rani, yung sinabi mong nire-ready tayo ni God. Kasi ganito kasi sometimes on our prayer, Lord, bigyan mo ko ng patience. Diba? We pray for patience. Pag nag-pray ka ng patience, God won't give you patience in itself. Ano ibibigay niya sa'yo? Sandamakmak ng sakit ng ulo para matest yung patience mo. Sandamakmak ng mga challenges para lumabas yung pagiging pasensyoso or pasensyosa mo. If you're praying for success, if you're praying for whatever things that you are praying now, hindi niya ibibigay yan readily because God won't teach us to be lazy. Diba, hindi kanya tuturuan maging tamad. So, bibigyan kanya ng mga opportunities to actually learn that lesson. Kaya kung medyo na-challenge ka pa at the moment, ang dami mong pinagdadaanan, that's God's way of teaching you para matutunan mo na yung lesson. Para pag ready ka na, ibibigay na sa'yo yung bigger blessing. Kasi minsan, di ba, ah, bakit hindi pa ako ganyan? Hindi pa ako manager, hindi pa ako director? Kasi hindi ka pa ready. Kaya hindi pa binibigay sa'yo. Kasi baka pag binigay sa'yo, hindi mo pa siya ma-handle. Ayan. So, enjoy the process. So, yung mga 1 year na, 2 years na, so dapat nilang tuloy. Tuloy-tuloy lang. Tuloy, magtatawanan sila dito. Ayan, so yung mga 1 year or 2 years na, hindi, kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kasi, parang ang negosyo kasi natin, it's not a sprint eh. Kasi iniisip ng iba, pabilisan, ba't siya ganun na? Ba't siya ganito? 3 days, coordinator. But ito, 3 months, manager, director. Ayan, hindi siya sprint. Kasi ang sprint, tatakbo ka ng mabilis, tsaka mag-stop ka na. This business is a marathon. What is a marathon? Kahit gano'ng kakabagal, gano'ng kakabilis, the most important thing is you're gonna finish the run. Diba? So, ang pinag-uusapan dito sa negosyo na to, tatapusin mo ba? Kasi sabihin ko sa'yo, pag tinapos mo to, pare-parehas lang tayo ng resulta. Pare-parehas din tayo magpe-president, magde-director, kailangan mo lang tapusin. And do not compare yourself to, like me, to other people. Ay, but siya, 3 months, ganyan, ganito na yung nakuha. No, do not do that. That's gonna bring down your self-confidence. Diba? Diba? That's gonna bring down. So, yun yung ano, huwag natin i-compare yung ating ikaw, no? Yung tayo sa iba. Kasi naka-design sila para maging sila. Yes. Naka-design para maging tayo. Yes. Be the unique kaya, you. Unique ka. Kaya lahat tayo unique, no? Unique tayo. Equal opportunity. Kaya, lahat ng nandito ngayon, no? Napakinggan nyo naman na ito talaga, guys, no? Real talk yung pinag-usapan. So, kayo man ay nabagalan or mabagal. So, na sa process lang yan, no? Sa process lang yan. Kung mabagal, tapos meron ka namang way na pwede pa, di huwag mong hayaan. Tumayo ka at ano, galaw-galaw para hindi mesto. Okay, so laliman ko konti yung tanong ko, ma'am, no? Paano mo minamanage yung attitude, yung pagiging, yung paano mo kinokontrol yung emotion the moment na parang mayroon ng negativity, no? Lalo na sa group chat ninyo. Ayan. So, actually, that's parang lahat tayo nakakaranas ng negativity. Sometimes, iniisip nila yung mga upline, hindi na lang ninega, di ba? So, dumadaan din tayo dyan. Imagine, while doing this business, I've suffered through depression na hindi alam ng tao. Di ba? I've been through a lot of depression towards my journey. So, how do I handle it? So sabi nga nila, when you are angry, huwag ka sumagot sa chat. Okay? Huwag ka sumagot sa mga messages kasi bakit? You don't want hindi mo magugustuhan yung isasagot mo. We don't want to regret that. So every time na I'm down, I'm nega, ang ginagawa ko I always pause. Ayan, hindi muna ako magbabasa ng chat. I'll go to my desk and then I'll pray. After that, manunod ako ng motivational videos. Diba? Ano ba yung mga pinagdaanan ng ibang tao? Kasi sometimes we just need a reminder na mas grabe pa yung pinagdadaanan ng mga ibang tao kesa sa'yo.
So, dun medyo mababawasan yung tinatawag nating pagdadrama. Okay? Yung mga emotion. Kasi ako personally, I'm sure marami sa mga nakikinig sa atin tonight, mas matanda sa akin. Meaning to say, mas matured na yung emotion sa akin. Kasi ako nasa 20s pa lang ako eh. It took me a lot of years before ako nag-mature. Kasi before, ang gusto ko lang is magbumanda, tumugtog. Hindi ako mature. Diba? So, how did I finally handle my emotion? It always boils down to the fear of going back to employment. Pag hindi ko inayos, Hazel, pag di mo inayos, pag nagdrama ka, hindi ka naging pasensyosa, babalik ka sa employment. And that always, parang, yun always yung nagpa-plansya sa utak ko na I have to go back. I have to go back to being pasensyosa. Pero syempre, you have to take time. Diba? You take a break. And one thing that helped me on controlling my emotion is exercise. Diba? So, I do exercise na on the side na lang yung I want to be fit, but majority is for me to have discipline on controlling myself and my emotion. Kasi when you know how to control what you eat, di ba? Or what you put into your mouth, your discipline within your body and controlling your emotion, it's gonna be easier. Tsaka kapag nag-exercise ka, you produce happy hormones, medyo nagla-lighten up yung mga negativity. Diba? So, tapos, ang tawag dito, balikan mo yung deep why mo. Bakit ba ako nag-start? Like that one, the fear of going back to employment, that's one of my deep why. I always go back to my deep why. Diba? Pag hindi ko to tinuloy, pag nag-emote pa ako, pag di ko inayos yung emotion ko, babalik na naman ako dito. Diba? So, take time to realize things. Kausapin mo yung sarili mo na, Hazel, let's say ganito, pag ginawa mo to, ganito yung result. Gusto mo ba ganyan yung future mo? If hindi mo gusto yung nakikita mo na resulta and future, fix yourself. Ganun siguro, Sir Annie. Talagang, wala kasing ibang aayos ng emotion natin and how we handle things kung hindi tayo din eh. Kasi, like, those inside whispers na naririnig natin, hindi yan naririnig ng ibang tao eh. Diba, yung di mo kaya yan, ano na nangyari, ang bagal mo, wala kang makukuha. Tayo lang nakakarinig yan within us. So, tayo lang din yung makakaayos. Ayan. So, ilang edad mo na pala ngayon, ma'am? Akala ko, mga 16 pa. Natingin mo, Sir Rani? Sweet 16, Ayan. Baby face lang. I'm already 29. Ilan po? 29, Sir Rani. 29. Oh, guys, no? Ma'am, is 29. Ayan. Okay, so, grabe, no? Estudyante. Tapos na si Ma'am pala, no? Nag-aaral ka ba ng ibang course, Ma'am? Nag-try ako mag-aral ng natural medicine, pero hindi ko na natuloy kasi ang hirap pala mag-online class. Ayan, so nag-focus na muna ako. Kasi before ako nag-negosyo ng mga ganito, Sir Rani, I wanted to be a doctor talaga. And when I had lupus, I want to find ways how to help myself. Kasi sabi ng doctor, there's no way to cure lupus. But I did not accept that. So hindi ko siya tinanggap. Sabi ko, I have to help myself. Kailangan ko mag-research on my own. Paano ko matulungan yung sarili ko? So, I tried applying for natural medicine sa Guam. Okay. Ayan guys, no? So napatutunghayan natin, no, yung ating pong being guest, no, from the Philippines, that she is already sure at the moment, no, how she started the business, no, now nag-umpisa siya sa, siyempre wala siyang cash, no, pang-join. So, yun nga, no? Yun nga yung totoo. No? Iba yung work attitude sa mga naghihirap, paano nagsimula. At iba rin yung work attitude sa mga kaya, depende lang po sa galaw, guys. So, ang bottom line talaga dito, guys, no? Kung gusto lang kasi dito sa buhay, ay gamitin natin yung lahat ng oras natin patungkol sa asenso. Kasi baka naman yung oras mo na ito, tambay-tambay ka lang. Sayang din.
progress mo nandoon ka lang sa pag-Facebook. So, sayang din. So, ako'y naniniwala na ang pag-angat ng buhay ay nakaayon sa paggamit ng oras. So, tayo guys, nandito nagbabad sa Zoom. Ito yung oras natin o nagpalakasan. Ayan, ma'am, paano ka nagiging paano mo minamanage yung leadership mo? Kumbaga, bakit si Ma'am Hazel ay napakasobrang lupit ng attitude meron siya? Anong meron sa attitude ng Ma'am Hazel? Sa attitude ko, bakit malupit? Ayan, so, tawag dito, siguro, ang dami ko lang talagang gustong tulungan na tao. Kasi I've been to that point na, alam mo yon yung ang swerte na nga ng mga tao ngayon, mag-a-attend na lang Zoom just to attend training. When I was starting on this industry, you know my journey. Alam mo yung babiyahe akong Pampanga to Makati just to attend training. Imagine mo ilang biyahe yan ha. Ilang, ganong, tatlong oras siguro. And then, pag after ng training doon, nagbabaon ako ng sandwich at kamais, ganyan, kasi wala akong pambili ng McDonald's, Jollibee after ng training, kasi yung pera ko is enough lang to attend training in Manila. So, I've been through gutom, through nakitira sa upline para lang matuto, makapag-training, yung tipong hindi ka makakain dahil nahihiya ka. So, I know how it feels to have nothing. That's why siguro, alam mo yun, I'm really pushing everyone or even my team to strive harder. Siguro dahil lagi po na sinasabi, gusto ko masaya din sila. Kung ano man yung na-experience ko, gusto ko ikaw din. Kung kinikilig ako sa crowd, gusto ko ikaw din. Kung magbabakasyon ako abroad, gusto ko ikaw din. Diba? So, it's gonna be sad if you're going somewhere na ikaw lang mag-isa. So, magsama tayo. And siguro, tawag dito, it just breaks my heart when I see people, especially yung maraming potential na working so hard on the wrong opportunity. Now, where in fact, if you're gonna put your effort dito sa negosyo na to, yung hindi ka naga-absent, lagi kang complete attendance, sobrang nagre-research ka pa dyan, and whatnot, kung ibubuhos lang nila dito, for sure, they will get their dreams easily. And siguro dahil din, ano pa ba, gusto ko kasi iangat sila talaga. But at the end of the day, we cannot bring everybody up. Diba? So, nasa'yo pa rin kung magpapaangat ka. Ayan, okay. So, yun po yung natutunan natin kapatid, no? From the very start until now. So, dami po tayo natutunan sa ating guest from the Philippines na kung saan talagang nakaproseso yung kanyang rank. No? Hindi po niya minamagic. No? Hindi po niya binibili yung account niya. Talagang tinatrabaho at nagkaroon ng result at saka lumaki na rin yung grupo niya. So lahat naman tayo ay nagpapalaki ng grupo at the same time guys, no, nasa tamang sistema. Kasi I believe naman yung mga ginagawa nila, ginagawa ng mga applies at kay Ma'am Hazel at saka ako at saka ikaw, ay nagkakatuto po tayo. No? Isa pong tinatawag na isa po siyang kultura na ating po. Ang sistema pa pala, isang sistema na ginagawa. Ibigay ko kay Ma'am PLJ kung nandiyan siya ngayon. Ano po yung masasabi niya? Ano po yung closing statement niya kay Ma'am PLJ? Let's go! Sino tinututukan mo? Life tayo, no? Life tayo, magandang kita po tayo sa mga mundo.
natin, mag-share natin ang buhay natin sa ating business, no? It's very inspiring and we do motivate people here. Kaya, sana at dito po, guys, nami-meet po namin yung mga members, lalo pagbago pa, at the same time, yung medyo matagal na hindi pa namin nagiging friends, no? Kailangan mag-meet po natin. Kaya, welcome po dito sa aming show time. Thank you very much, Mami Isel, no? At tama po sa Mami Isel, at the age of 21 years old, I have been a good budget, you guys. Tapos, nag-successful lang ako sa business. Age of 30s. So, imagine you, if you compare your age, no? Anong edad ka? How old are you that you're going to reach your dreams to become the boss of yourself? Kumbaga, ayaw mo nasa employment ka kasi si Mami Isel sa age ko, sa age namin ngayon, of course. Admit ko yan, 20s, kahit 30s na. Ayan, guys. So, ayan, no? Sa akin lang, guys, na so, she's thinking about the, yung ma-save yung buhay niya sa pagiging employment is talagang ginawa ko siya sa akin, sa sarili ko. Okay? So, ayaw ko kasi mag-work na, no? Kasi sa ibang company, kasi I've been there, nakapag-work na ako dati, no? Naging secretary ako, usan, alam niyo yun, tapos pag ako, okay, naging babysitter ako, naging waitress ako, alam niyo yun, guys, lahat na lang po ng mga dapat na level up ako by my mindset. So, ayan o, welcome shoutout sa ating mentor and team. It's one of my inspiration, tsaka yung nag-motivate sa akin, lalo nung nakausap ko na last time. Eh. So, ayan o, sa tama po yung amazing, you're going to do it as your exercise. Parang ako din, totoo po yan. Kasi may TikTok po ako. May pakitikan po ako. Ay! Ma'am! Mayroon ako yung sikit, ma'am. Kita kita, namikot ka, grabe ka, power ka. Oo, hindi naman tinuro sa school on how you will become an entrepreneur mindset, no? Yung entrepreneur mindset mo. Totoo po yan. Kasi ako po ay naging successful sa aking real estate business, no? By using the mobile application, the online application. No, hindi ko naman yan nakuha sa school Hindi naman yan tinuro ng teacher sa akin. And when you, kasi ganito tayo sabi niya nga, when we grow up, no, kung ano kasi yung nasa utak mo at nakikita ng
sinabi ng parents natin, yun na yung sinusunod natin. Believe it or not, I don't follow my mom. And where I am right now, I am one of the successful businesswoman. And I'm proud to say that one. Kasi ang mother ko po, guys, hindi po siya kasing galing po pagdating sa negosyo. But she is a business-minded. But yun lang ay, syempre, pag mga gurang na, di ba? At hindi ka nag sa negosyo nito. No, syempre, yung edad nila noon, wala naman yung mga ganito sa atin eh. Wala yung mga, yung kaidara nila noon, wala yung mga mentors and thing. Walang katulad natin na mga, yung mga mentors natin na nagtuturo sa atin, oy, ganito gawin mo para maging successful ka sa negosyo mo. Yung nag-guide sa atin, wala po yan sa age ng mga 50, kayo, 50 years old, no? So, ang alam ko lang noon, ako dati noon, nagtitinda lang ako ng gulay, ng isda, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, no, you are so lucky na yung mga kaidara nila, bihira ang talagang magaling na mentor. Totoo po yan, bihira po, no? Yan ang iniidolo ko kasi nakakakuha po ako. Nagsasalita ba ako sa harapan nyo, nagaling mismo yan sa kanila at doon ko yan natutunan. At naniwala ako, when I listen to these words, no, talagang na-open yung mind ko na totoo talaga, totoo talaga na hindi balakid yung education, no? All you need to do is that you change your mindset, no? Kailangan mo lang talaga kumawala sa comfort zone. Kumbaga, lumabas ka, lumipad ka, ganyan ang dapat mong gawin. Hindi yung nakakulong ka. Gusto mo itulong yung sarili ko sa pagiging sa poverty, sa hirap, sa poor? Gusto mo? Bahala ka sa buhay mo, mag-isa ka. Dahil kami hindi, ayaw namin. Pasensya na po, guys. Ayan, okay. So, thank you very much sa iyo po. Andito na yung training, at andito na yung listening, learning, earning, ing-ing-ing. Hindi yung ing-ing-ing na para kang, ha? Yung ing-ing-ing na ing. Pero pag sinabi mong ing, yung mga namin ko, dapat makinig ka. Kasi pag naging ing-ing-ing ka, mahirap yun. Baka sabihin mo, ano yung ano? Ano yung ing, ma'am? Ano yung ing? Ing, yung mentoring. No? Ano yung ano? Yung learning. Yung BLG. Yung BLG, the Dragon Lady, di ba? Pero yung sa attitudes, marami yun. Understanding, sharing, caring, loving, yeah. Ano pa? Dagdagan yun na lang, guys. Okay, no? So thank you very much, ma'am. No? Learning, listening, marami yun. Basta huwag yeah. Na ing. Pag-ing, mag-ing. Yan. Okay guys, no? So nakawala yung microphone nakuha ni Ma'am Virgil. So balik natin sa ating spotlight kay Ma'am Hazel. So Ma'am Hazel, bago namin ikaw bitawan, baka pwede ka magbigay sa amin ng kunting tips, no? Mga techniques or lahat ng general overview, motivation, strategy. Bigyan ka namin ng oras na magbigay man lang sa amin mga we are all 84 participants right now. And then you have a time now to share, to impart, magbigay ka ng tips sa amin para magaya namin yung mga nagagawa nyo at magaya ng mga baguhan, mga timers, mga first timer pa lang sa business na masundan namin yung yapak na tama na ginagalawan nyo po. So, I'll give you time. Ayan, thank you so much, Sir Rani, for that. And sa mga bago or nag-uumpisa pa lang, actually, lahat naman tayo dadaan sa mga challenges. The only thing na kailangan natin gawin is you have to practice na tibayan mo yung dibdib mo. Kasi some other people, they see na ay coordinator, manager, and director president. But behind that, kailangan you have to accept that you have to follow a process. Diba? Proseso siya, hindi siya overnight success na pag nag-join ka ng crowd one, after one day, milyonaryo na kagad or let's say president. No, it's not like that. Diba? So, marami siyang bako-bako, maraming mga humps. But then, kung ikaw mismo sa sarili mo, you have accepted na, ay, ito yung kailangan kong pagdaanan. Then, mariready mo yung puso mo and your expectation na, ay, pag na-reject ako, pag may dinaanan akong challenges, ay, I have to embrace it. This is part of it. Diba? I have to be excited kasi the more na dumadami yung challenges mo, meaning to say,
you are growing. The more na dumadami yung challenges mo, meaning to say, papalapit na papalapit ka na dun sa goal mo. Diba? Like what Sir Rani said, parang hindi naman yata maganda pag ipag-testimony ka sa crowd on the big dome or big stage. Tapos ang sasabihin mo, ay, nag-join po ako ng crowd on, pagka-join ko po, milyonaryo na ako, president na ako. Nobody will gonna be inspired on those kinds of things. That's why God is putting you through challenges. Because God is using your story para ma-inspire yung ibang tao. Di ba? Paano mo ma-inspire pag sinabi mong, wala po, pagkagising ko, president na ako, nobody will gonna get inspired with that. Di ba? So, dadaanan mo to, you have to embrace challenges and rejection. Parang kasing, lagi mong isipin when you're undergoing through challenges and rejection. Titiklop ka ba sa mga rejection na yan or challenges? Pag tumiklop ka, ano ang result? Tatagal or hindi mo makukuha yung goal mo. So, parang isipin mo na lang lagi why you have started in the first place. Bakit ka ba nag-crowd one? Bakit mo ba gusto maging successful? And use that fuel. Kasi isipin mo, nagiging ano na lang siya, parang beating around the bush na lang tayo pag let's say, hindi mo siya ginawa. Hindi mo kinuha yung goals mo. Hindi mo tinabaho yung mga kailangan mong gawin with your negosyo. Babagal. Uulit ka na naman. Uulit. Iikot at iikot ka until such a time matutunan mo na yung lesson. Dun ka pa lang. Diba? Arangkada. So you have, alam mo yun, sabi nga nila, we should learn from the mistakes of other people. So we should ask the right question. Huwag natin tanungin, paano ba maging successful? We ask, ano yung mga nagawa mong mistakes? Para pag nandun na tayo sa journey, ay, ito yung naging mistake ni ganyan. Hindi ko to gagawin para hindi ko maulit yung mga nangyaring ganon. Diba? Learn from the mistakes of other. Kasi sometimes, takot na takot tayo to take risks, to prospect, to talk to other people, to show that na we are doing negosyo, na minsan, we are very timid or nahihiya tayo. But you know, when you are very scared to do something, or like jumping off a cliff, or jumping sa pool, when you are very scared to jump, that's actually the best time to jump. Yeah. When you're scared of doing something, talking to your friend, inviting dito, doing prospecting presentation, that's the best time to do it. Diba? Remember, we have to let go of the drama. Kasi sometimes, ito yung major thing siguro that holds down yung or holds back yung speed mo sa success. It's the emotion. Diba? One thing, one success killer is blaming others, di ba? So, blaming others na, ay, kaya hindi ako ganito dahil kasi kay ganyan, kaya hindi ako dahil ganito, dahil kasi sa ganyan. So, that's a success killer, di ba? So, you let go of the drama, forgive everybody, di ba? So, isipin mo na lang lagi, ako kasi ganito ako mag-isip. Itong taong to, kaya masama yung ginawa niya sa akin, or siguro dahil may ginawa siyang hindi kaaya-aya sa akin, because this person is undergoing through challenges. Kaya siya ganun yung reaction niya sa akin. Like, sometimes when you go to the mall o kaya sa restaurant, sa cashier, masama or medyo bad trip ang nagsiserve, intindihin mo lang, baka may pinagdadaanan. So, do not take it personally. Let go. Kasi when you let go of the drama and those negative things around you, those little whispers saying, you cannot do that, then you will soar high. Magugulat ka how high you can soar, how great things you can achieve, di ba? And then, success is actually very uncomfortable. Parang one time I was talking to my friend, sabi ko nga ganyan, sinishare ko sa kanya my journey with Crowd One. It's very, very uncomfortable. Very uncomfortable. There are a lot of freaking struggles and painful situation. Nari yung tipong sometimes I ask myself, itutuloy ko pa ba to? But there are a lot of challenges. But then sabi kong ganyan sa sarili ko, kung ganito ako kahina, titiklop na ako sa ganito pa lang, paano ako marireach yung goals ng team namin and goals ko? Diba? Kasi parang wala akong nakitang successful na tao na binuhusan ng mga challenges and ng mga rejections and negativity, tumiklop. All of them share the same denominator. They kept pushing forward until they reached the tip of success. Kasi parang ganito yan. If you're gonna think of it,
kailangan maging ano tayo, lion. Within the jungle. Diba? So, tawag dito, lion. Bakit ang lion ang tinawag na king of the jungle? Bakit hindi ang elephant? Ang laki naman ng elephant, di ba? One of the biggest. Bakit hindi ang cheetah? The fastest. Bakit ang lion? You know what's the reason? Kasi, tawag dito, ang elephant, pag nakita ang lion, iniisip niya tumakbo. Tatakbo yan. Even cheetah. Pero pag ang lion nakita ang cheetah at elephant, ang iniisip niya, dinner. So, ihahunt niya. So, dapat ganun tayo. Diba? Pag nakita mo yung mga challenges, rejections, take that as a positive connotation na, oh, I need this for me to grow. Diba? The only way is to go out of your comfort zone. Diba? Be a lion. Na pag nakita mo yung mga pinaghihirapan mo sa buhay mo or mga challenges, rejection, take that as a positive sign that you are growing. Diba? And tawag dito, we also have to be consistent. Hindi mo kailangan maging magaling, sobrang galing. Hindi po ako magaling. I just always show up. Kasi imagine mo, almost 80 to 90% ng success is just showing up. Diba? Kasi when you show up, like tonight sa Zoom natin and sa webinar natin, that's already a sign that you are going closer to your dreams. Kasi not everybody attended tonight. Not everybody took time na makinig tonight sa ating session. Diba? Pero ikaw, nag-show up ka, nakinig ka. May natutunan ka ba? Oo, and you can use that on your next journey. Diba? Edge ka na dun sa mga hindi nag-attend. Diba? Imaginein mo, kahit gaano ka pa ka-slow, you are still ahead of those people who are just staying in front of their television watching kung ano-ano mga negativity on the television. Diba? And lastly with this one, you know, our brain, it cannot comprehend negativity. Kasi ito yung isa sa mga nag-hold back sa atin on doing this business. Laging complaints, negativity, nireject ako ni ganyan, ganito, ganyan. Diba? It's negativity. But then I tell you this one. Our brain, hindi niya na-absorb or hindi niya kinocomprehend ang negativity. I'll prove you this one. So tonight, don't think of the elephant. Don't think of the lion. Don't think of chicken. Don't think of McDonald's. Don't think of KFC. Pero di ba inisip mo siya? That means to say, your brain cannot comprehend. Di ba? Negativity. Parang ganito yan. Yung mga nag-i-ski, yung sa snow, yung mga nag-i-ski sa snow, ang lagi nilang iniisip or tinitingnan is the snow. Hindi yung mga puno. Di ba? Hindi yung mga puno. Kasi pag iniisip nila, ay babangga ako sa puno, ay babangga ako sa puno, babangga ka talaga sa puno. Pag iniisip mo, hindi ako magiging successful, ay hindi ako makaka-invite, may marireject ako, marireject ka talaga, hindi ka makaka-invite, hindi ka talaga magiging successful. Diba? But when you focus on the path, yung mga magagaling mag-ski, they focus on the path. Tinitingnan nila yung snow, hindi yung puno. They are focusing on the path, not on the obstacle. So, ganun din sa negosyo natin. Do not focus on the negativity. That's part of it. Pampasaya yan, ika nga. Those are ingredients of success. Diba? Pampasaya yan para pag successful ka na meron kang babalikan ng mga iyak-iyak moments mo. Focus on the path. Don't focus on the trees, the humps, the rejection. Kasi when you tell yourself that you cannot do it, your brain gets lazy. Your brain stops working. Ay, hindi ko kaya mamraspect tonight. Hindi talaga mamamraspect yung utak mo or yung sarili mo. Diba? So, always remember, if you want to be successful, step one, you have to always change your mindset. Feed your mind with positivity. Diba? Kasi pag everything is positive within your mind, madali na lang yung alam mo yun, yung grasya, magaan. Diba? Mabilis na lang. Diba? And yung mga tao na ina-attract mo, pinagpipray mo, gawin mo muna sa sarili mo. Dapat ikaw muna agila ka. Dapat ikaw muna alas ka. Dapat ikaw muna masipag ka. Dapat ikaw muna palaban ka bago ka makahanap ng mga ganon. Kasi, bakit hindi sasama ang mga ganyang tao sa hindi nila, ang tawag dito, hindi nila ka-flock. Diba? And always tell,
always think about this one. 'Di ba ang honey, hindi naman nag-i-spend ng oras explaining to the, ano tawag dito, to the langaw, bakit ang honey ang mas masarap kainin kesa dun sa poops. 'Di ba, mga langaw sa poops sila dumadapo in basura. They don't spend their time explaining to the langaw. Ganun din dapat yung gawin mo. Be a bee. Do not waste your time explaining doon sa mga negative at kung mga kung ano-ano pang ayaw sa negosyo. Kasi bakit? Nubos mo lang yung oras mo, madidrain lang yung energy mo. Focus on the positive things. Focus on the positive people. Kasi at the end of the day, mas gusto mong kasama yung mga positive na tao sa negosyo. Yun yung mga kailangan mo, yung mga positive na tao. And lastly, have faith. Diba? Ako siguro, yan yung lagi kong pinangahawakan. Diba? Do not fear. Why? You have a very, very strong backup. And that's God. Ang tawag dito, do you think pag ang backup mo is God, God will let you down? No, of course. God will teach you a lesson. God will let you undergo challenges and rough road para matuto ka. Diba? Kasi faith actually holds everything eh. Para siyang glue. It holds everything eh. When those times na hindi mo na alam kung ano mangyayari sa buhay mo, on your negosyo, kung may kakainin ka ba bukas, may pambabayad ka ba ng bills, the thing that sticks around is faith. That you know, lumipas ang araw na to, it's gonna be okay. And then tomorrow, makakaraos din. That's faith. Diba? So, samahan mo yung faith mo ng hard work plus consistency. Diba? I'm sure you're gonna get your dreams. If I did it, I was bedridden for one whole year. Bagsak ako sa utang for almost half a million. Diba? If I did it, kakayanin mo din. Kasi why? I'm 29. I'm sure you are older than me, more or less. And you have kids. Mas malalim yung hugot mo sa akin. Diba? Mas malalim yung hugot mo sa akin. Mas malalim yung reason mo sa akin bakit kailangan mo maging successful. Diba? So, mas kakayanin mo. I have limitations. Bawal akong mapuyat, bawal akong mapagod, bawal akong ma-stress, bawal akong masyadong lumabas ngayong panahon na to because I have bagsak ang immune system ko because of my medicine sa lupus. Pero kinaya ko. Kasi bakit? Pag may dumating na challenge sa'yo, always just find the way around. If hindi ka makadaan ng straight, you go around. Ganun yung ginagawa ko. Hindi ako makalabas ngayon, I go around. Hanap ako ng other ways. Do not limit yourself. Kasi kung kinaya ng mga taong, I'm a PWD actually, I'm a person with disability. Kung kinaya ko, mas kakayanin mo, ikaw sobrang healthy mo, kahit magpuyat ka, okay lang, kakayanin ang katawan mo. At the end of the day, kung ano man yung makukuha mong success sa buhay mo, it's your fault. Pag nakuha mo yung sasakyan mo dito sa negosyong ito, it's your fault. Diba? Pag nakuha mo yung dream house mo dito, it's your fault. Pag nakuha mo, na-bless mo yung mga ibang tao, it's your fault as well. And also, it's the fault of sa taas, of course. Diba? So, take responsibility. Parang sabi nga nila, ni Spider-Man, with great powers comes with great responsibility. If you started to embrace responsibility, na you have to do this, na pagdadaanan mo to, then you will be successful. Remember, at the end of the day, yung mga pangarap ng pamilya mo ang nakasalalay.